Zot mga ka-vapers, kamusta? It's your boy, one and only Vape Tour. So today mga ka-vapers, meron tayong i-review isang freebase juice coming from Silvis Works. At ito ay ang Silvis Works RY4 Series. So first of all, I would like to thank Sir Ian Malaya for sending this to me para i-review dito sa ating channel. So i-check na muna natin ang butela niya mga ka-vapers, yung info, yung details, at yung design. After that, mag-taste check tayo. Vapor check. Tapos, tignan natin kung may throat hit siya. So, ano pang hinihintay natin? In 3, 2, 1. Okay mga ka-vapers, ito na po ang ating RY4 series from Silvis Works. So, ito po yung mga flavors niya. Strawberry RY4, Uwe Plan, Cheesecake RY4, Extreme RY4, Nutty RY4, and Twinkies RY4. So, i-check muna natin yung label or design. At saka yung info at details niya. Okay mga ka-vapers, ito po yung Twinkies RY4. Kung alam niyo po yung Twinkies na tinapay, ito po yun. Ito po yung magiging lasa niya. So sa harap is 60ml, 70-30 ang ratio. Tapos may nakalagay na Silvis Works dito. So hindi ako sure about dito sa color niya ng pabilog. Ito ba yung tabako sa taas? Tapos ito yung Twinkies. Tapos RY4 yung nakalagay. And then may warning po siya. At the back mga ka-vapers, makikita nyo naman po yung warning signs po niya. Tsaka yung warnings niya nga, ingredients, tapos yung nicotine level. So yung nicotine level niya is 3 mg. So meron pang 6, 9, 12, 15, 18, 24, at 36 mg. Paalala lang mga ka-vapers, this is a pre-vase juice. So dito sa ilalim, makikita naman natin yung brand ng Silvis Works. Nakalagay dito, proudly Philippine made. And then nung Silvis Juice, yan po yung Facebook page nila, email address, and si Nairo Designs. So, ito po yung nag-design siguro ng kanilang sticker. So, looking at the sticker and then the bottle, madilim siya. Siguro para mas tip kaagad yung juice na nakalagay po sa kanya. Tapos, yung sticker niya is same pa rin ng ginagamit po ng Silvis Works talaga. Yung sticker niya is plastic, tapos hindi siya madaling masira or ma-fade. Ito naman mga ka-vapers yung Nutty RY4. So dito sa taas, hindi ko alam eh. Parang hindi ko sure kung ano po yung ibig sabihin nila dito sa kulay dito at saka dito sa ilalim. So dito ba yung nut tapos biglang magtataba ako? I'm not sure. So same din po siya. 60ml, 70-30, RY4, Nutty RY4, warning. Warnings sa likod, ingredients, 6 mg po siya. Logo ng Silvis Works, Silvis Juice, email, Nairo Designs. So, halos same lang po sila. Ito naman mga ka-vapers is the Extreme RY4. So, 60ml, 70-30, RY4, Extreme RY4, warning. Ayan, same din sa likod. And then, 3 mg po yung nakalagay. Dito naman mga ka-vapers sa Cheesecake RY4. So, same din po siya. May iba pong kulay siya. Then, same lang din po dun sa mga nauna. Din sa likod, 3 mg po siya. Dito naman mga ka-vapers is the Uwe Plan RY4. Hindi ko sure talaga mga ka-vapers kung tama ako dun sa kulay niya nilalagay or kasama lang to sa design. Halimbawa pag Uwe Plan, color violet siya kasi nga Uwe. So hindi ako sure mga ka-vapers. Tapos same lang din dito sa likod and then 3 mg po siya. Lastly mga ka-vapers, this is the Strawberry RY4. So yan, meron siyang red and then going to pink. So all in all mga ka-vapers, para po dito sa design ng ating RY4 series from Silvis Works, napakaganda niya para sa akin. Tapos yung sticker niya is hindi po talaga nag-fade katulad nung Mrs. Salts na nareview natin at saka yung Chill Bill. Tapos pagdating naman sa details at saka informations, andito lahat nakalagay na. Hindi lang tayo talaga sure about dito sa kulay na mga bilog. So katulad nito, cheesecake. So cheesecake dapat siya, cheese nung kulay niya, gold. Tapos dito naman, Uwe Plan is violet to pink. Tapos strawberry red to pink. I'm not sure mga ka-vapers, pero para sa akin, all in all, okay siya. Yung design niya, andito lahat ng warnings, ingredients. Okay, so ngayon naman mga ka-vapers, mag-cloud check na tayo, taste check na tayo, then throat hit, and then I will give my thoughts dito sa ating juice. And there you have it mga ka-vapers, the RY4 series of Silvis Works. So ito na po sila. So i-testing na po natin sila. Ang uunahin natin, teka lang, baba ko lang. Itong Twinkies RY4. So 3 mg po yung pinadala po sa atin nito. Tapos i-testing natin siya dito sa ating
vape na, Groose Mod by Lost Vape. And then yung atomizer na ginagamit ko po is the Wasp Nano. By the way mga ka-vapers, ang build ko po pala dito is single coil, 5 loops, tapos 3mm guide. Okay mga ka-vapers, firing at 63.2 watts. Tapos ang reading po niya sa akin is 0.23. Cloud check na tayo. Isa pa. Teka lang, napapaisip talaga ako kung anong tinapay yung nakain ko eh. Wait lang. Okay mga ka-vapers, para dito sa Twinkies RY4, ang unang nalasahan ko is yung tinapay. So, Twinkies na tinapay. Kung alam niyo po yung Twinkies na tinapay, yun po yung lasa niya. Tapos, yung pagka RY4, huli ko na po siya nalalasahan. And then, pagdating naman sa throat hit, wala po siyang throat hit para sa akin kasi 3mg lang po siya. So, ako gumagamit ako ng mga pag-freebase 12-18. So, yun po yung mga ginagamit ko. So, medyo hindi ko po naramdaman yung throat hit dito. And then, yun nga, masarap siya para dun sa mga pastry lovers. Saktong-sakto sa inyo to. So, ngayon naman mga ka-vapers, itry naman natin yung Strawberry RY4. So, itong Strawberry RY4, this is 6mg. Ayan po. Okay, so cloud check na tayo. Same pa rin yung settings natin. So cloud check na tayo. Una pa lang, strawberry. Strawberry. Tapos, huli na yung RY4 talaga. Grabe. Okay mga ka-vapers, para po dito sa ating Strawberry RY4. So, ang unang nalasahan ko sa kanya is yung strawberry. After nun, sumunod yung RY4 niya. And then, yung throat hit medyo meron, konti. Konti nga lang kasi 6mg lang po siya. Kung mga ka-vapers, napapaisip talaga ako kung paano nila nagagawa yung pagka-blend or pagka-mix neto. Kasi yung sa Chill Bill at saka dun sa Mrs. Salts na nireview natin nung nakaraan is yung lasa ng strawberry talaga, pumapasok talaga yung kumbaga, hindi mo alam kung paano naghahalo or yung mauuna yung strawberry tapos susunod yung RY4 tapos magkakaroon ng konting throat hit. So para sa akin, the best. The best talaga yung mga strawberry na ginagawa ng Silvis Works. So siguro isa to sa top 3 ko. So ngayon naman mga ka-vapers, itry naman natin yung Ube Flan. So yung Ube Flan RY4. Okay mga ka-vapers, done na po siyang ilagay. So, cloud check na tayo. 3mg nga po pala siya. Ayan, nakalagay. 3mg. So, cloud check na tayo. Isa pa. Medyo, hindi ko alam kung paano eh. Kung paano siya explain. Wait lang, isa pa. Last. Okay mga ka-vapers, para po dito sa Ube Flan RY4. So, ang unang nalasahan ko sa kanya yung Ube Flan. And then, sumunod lang yung RY4. So, parang pare-pareha sila na sumusunod lang yung RY4. Pero, solid pa rin yung pagka-RY4 niya. And then, yung throat hit mga ka-vapers, hindi ko siya masyadong nararamdaman dito. Kasi 3mg lang po siya. And then, pagka hinihipa ko siya, ang nalalasahan ko talaga is yung Ube Flan. Tapos, sumusunod lang po yung RY4. So, next naman tayo mga ka-vapers, ito Cheesecake RY4. So, itong Cheesecake RY4 is 3mg. Okay, nakalagay na siya mga ka-vapers. So, cloud check na tayo dito sa ating Cheesecake RY4. Isa pa, last. Okay mga ka-vapers, para po dito sa Cheesecake RY4. So, halos naghahalo yung Cheesecake at saka yung RY4. So, hindi ko siya mapaliwanag kung paano yon, paano nangyari, or paano yung lasa niya. Halos magkahalo po siya na vanilla, tobacco, tapos Cheesecake. Yun po yung nalalasahan ko sa kanya. So, ngayon naman mga ka-vapers, meron pa tayong natitirang dalawa. So, ito yan, yung Nati at saka yung Extreme RY4. So, ihuhulin natin yung Extreme and then ito muna, yung Nati RY4, 6mg po siya. Ayan. Okay mga ka-vapers, nakalagay na po yung Nati RY4 dito sa ating Groose Mod gamit ang Wasp Nano. So, cloud check na tayo.
Ito yung may tobacco talaga. Tapos lasang peanut. Yan. Wait, isa pa, isa pa. May throat hit. Okay mga ka-vapers, para po dito sa Natty RY4 ng Sylvis Forces. Yung nalalasahan ko sa kanya, mix. Katulad ng cheesecake. So, para sa akin, Natty and then yung pagkatubako niya na RY4, yun, kuwang-kuwa niya po yun. Tapos sa throat hit, pasok siya kasi 6mg siya. Tapos yung pagkatubako niya, yun. So, yun talaga yung nagmamatter sa akin at saka yun nung lumalasa sa akin para dito sa Natty RY4. So, ngayon naman mga ka-vapers, lastly is yung Extreme RY4. So, Extreme RY4, mag-expect tayo ng tobacco flavor dito. So, itatry na natin siya, ilalagay na natin siya dito sa ating Grooves Mode. Okay mga ka-vapers, nakalagay na po siya. By the way, 3mg po siya. So, cloud check na tayo. Isa pa. Nalasahan ko na siya pero isa pa. Okay mga ka-vapers, para po dito sa Extreme RY4. So, ang nalalasahan ko talaga sa kanya is yung pagka-RY4 niya. Tapos, yung tobacco, ayun, pumapasok talaga siya. Pero yung throat hit, hindi siya ganun kalakas. Yung throat hit niya medyo mild lang. Hindi ka uubuhin or hindi ka masasamid. So, para sa akin, good siya. So, kung gusto niyo talaga ng RY4, Extreme RY4 at saka yung Natty RY4. So ngayon naman mga ka-vapers, let's have the verdict. Okay mga ka-vapers, para po sa taste, sa flavor, binasi ko po sila from 1 to 6. So ang inuna ko po is, para sa akin mga ka-vapers, is yung ube flan. And then yung strawberry RY4. Tapos Twinkies. Natty RY4. Extreme RY4. At last is cheesecake. So, unang-una, bakit ube flan, napakalasa niya. Talagang lasang-lasa mo, pagka-hipak mo palang, unang hipak mo palang, nalalasahan mo na siya. Tapos, sumunod yung strawberry. Yan, hindi ko mapaliwanag. And then, yung Twinkies, lasa talagang tinapay na Twinkies. Tapos, yung Natty at saka Extreme. Yan. Ito, Natty. Peanut siya talaga. Peanut or peanut butter yung parang nilagay mo dun sa lalamunan mo. Tapos, yung Extreme is real tobacco na siguro kung ginawa tong 12 or 9mg, masakit to. At saka sobrang tobacco talaga yung ma-experience mo sa kanya. At lastly, syempre, is yung cheesecake RY4. So para sa akin, hinilagay ko lang siya sa huli kasi dito lahat eh. Napakalasa na nila. Tapos, eto, malasa din siya. Para naman sa throat hit mga ka-vapers, tatlo lang po yung pinili ko, which is the strawberry, Natty, and Extreme RY4. So dito sa tatlong to mga ka-vapers, naramdaman ko po yung throat hit. Pero dito naman sa RY4 na natitira, yung ube flan, Twinkies, at saka cheesecake, meron din naman sila. Kaso hindi lang po siya ganun kalakas. So para sa akin, ito pong tatlo yung pipiliin ko. Okay, sa top 3 naman mga ka-vapers, halos hindi po kasi ako makapili. Sa totoo lang, yung 6 gusto ko silang piliin. Pero magsisimula na lang ako dun sa pinakagusto ko hanggang dun sa pinakadulo na gusto ko. So, unang-una is yung strawberry RY4. So, mga ka-vapers, alam nyo naman, pag nagre-review ako ng juice, yung hinahanap ko is yung strawberry. Yung lasa po ng strawberry ng Sylvis Forces talaga is hindi nagbabago. Kung ano po yung lasa dati, ganun na ganun pa rin po siya. So yung lasa talaga, hindi ko mapaliwanag dito sa strawberry RY4. Pero ito po yung number 1 ko. And then sa number 2 is the Natty RY4. So para siyang Skippy peanut butter na nilalagay mo sa lalamunan mo or nilalasahan mo siya talaga. And then for the top 3 is yung Extreme RY4. So, tobacco talaga siya. Lasang-lasa ko siya. Next is yung cheesecake. So, fan din ako ng cheesecake mga ka-vapers. Sa pastry, ito yung gusto ko. So, pang number 4 lang po siya. Mas gusto ko talaga yung strawberry na gawa po na Sylvis Forces. And then top 5 is yung Twinkies. So, lasang tinapay po siya talaga na Twinkies. Kung nakakain kayo noon, siguro alam nyo na po yung lasa. So, tinatakam ko lang kayo. And then yung top 6 natin mga ka-vapers is yung ube flan. So para sa akin, hinuli ko po siya kasi hindi pa ako mahilig sa ube flan. Sa totoo lang. Pero yung lasa niya rito, kuwang-kuwa naman talaga ng ube flan.
Actually, kumakain naman ako ng ube flan, pero hindi lagi, kaya hindi ko siya talaga gusto. So, okay pa rin sa mga ka-vapers kasi subjective naman po itong review natin. So, different pa rin po yung taste natin. So, yung taste mo, iba sa panlasa ko. So, ganun lang po yun. Okay mga ka-vapers, sa mga nagtatanong kung magkano siya at kung saan siya mabibili. Mabibili po siya sa inyong mga vape shop. So, yung mga malalapit na vape shops po sa inyo, pwede nyo pong i-check. Tapos, pwede rin po siyang i-check doon sa Lazada or sa Shopee. May nagbebenta rin po nun through online. Tapos, nagkakahalaga po siya ng 150 pesos. So, sa Shopee, hindi ko alam. Sa Lazada, hindi ko rin alam kung magkano. So, yan lang mga ka-vapers. That's a wrap. Maraming maraming salamat po, Sir Ian Malaya. Sa inyo mga ka-vapers, at kung hindi ka pa po nakaka-like, i-like mo na. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking channel at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong video reviews ko. So, yan lang. This is your boy, one and only Vape Tour.